Hello, hello again po mga ka-farmers. So, nandito po ulit tayo sa ating maisan para magbigay po ng update sa pagtubo ng ating mga mais. So, ngayon po ay nasa ika-50 days na po tayo pagkatapos ng pagtanim ng ating mga mais. So, kung makikita po ninyo, ganito na po kalaki ang kanyang mga bunga. Ito po. Malaki na po siya. Ayan na po. Ganito po siya kalaki. Ayan po. So, ito po mga ka-farmers. So, nilibot po ulit tayo sa ating mga maisan at titingnan po kung kumusta na po ang tubo at ang pamumunga ng ating mga mais. So, ayan po mga farmers, titingnan po natin. So, ito po, ito po kalaki yung bunga ng ating mga mais. At ito po, ito, napakalaki. At meron din po siyang bunga sa ilalim. Ayan. Ang lalaki po. At kung manotice po natin, eh, napakataas po ng ating mga mais. At ang position po ng kanyang mga bunga ay medyo may kataasan po. Ayan po. Kasing taas lang po kami ng bunga ng mais. Ayan po. So, matataas po. So, yung puno niya po ay mas mataas pa. Sa babaw. So, ganyan po kataas ang tubo ng ating mga mais. At ito din po ang kanyang mga bunga. So, tingnan pa po natin yung iba dito sa loob. Papasok po tayo sa loob. Tingnan po natin kung kumusta naman po ang laki ng bunga dito po sa gitna na medyo hindi masyado nasisikatan ng araw. So, malaki din po at mahahaba po ang kanyang mga bunga dito sa kabila. Ito ang kanyang bunga. Ganyan po siya. Oh. Dito yung puno. Yan. So, maliit lang ba yung isang dangkal ko? Parang napakahaba ng ating mais. Ganyan po. So, ayan ang mga bunga. Medyo unti-unti na pong tumutulo yung ulan. Sana wag mo nang masyadong lumakas para makapag-video pa tayo ng ating mais. So, yan po, malalaki na, mahaba. Yan po. Yan. Sa loob, titingnan po natin. Po at malalaki, mahaba ang mga bunga. So, titingnan po natin, ganito na po kalaki ang bunga ng ating mga mais. So, tulad po ng sabi ko kanina, 60 days na po ito pagkatapos ng pagtanim ng kanyang mga seeds. Ayan po. Ito na ang bunga ng ating mga mais. So, tuwang-tuwa po tayo. Nasisiyahan po tayo makita na so far po ay magaganda po ang bunga ng mga mais natin. At dito pa sa kabila. Ayan. Magaganda po. Wow. Okay, so
60 days po yung mais natin ngayon ay kung maghihintay po tayo ay mga kung 100 days po yung maturity ng ating mga mais, so maghihintay pa po tayo ng mga more or less ay 40 days bago po natin sila pwedeng ma-harvest. Okay, so napakaganda po mga farmers. Sisiyahan po tayo na ganito po ang tubo ng at ang mga bunga ng ating mga mais. So far ay naging pabor din po sa ating mga maisan ang halos po araw-araw na pag-ulan dito sa atin. Hindi naman po gaano ka lakas yung ulan dito. At hindi rin po siya gaano katagal. Katamtaman lang din na talagang pabor lang din po na mabasa ang puno ng ating mga mais. Pero enough lang po na hindi rin po siya mabababad sa madaming tubig. So kung titingnan po natin, kahit araw-araw po yung ulan, yung puno po ng ating mais ay medyo moist lang po siya. Yan po. So kung titingnan po natin yung puno ng ating mga mais, so yan po. So medyo meron lang po siyang moisture pero hindi po siya gaano kabasa. So yun po yung gustong gusto ng ating mga mais. Kaya kung titingnan po natin ay napaka ganda po ng kanyang pagbunga. Yan po. So natutuwa po tayong tingnan na so far po ay gumaganda po ang tubo ng ating mga mais at kanyang pamumunga. So tingnan po natin sa kabilang side. Wait lang po ha, pupunta po tayo doon. So may mga nahuli din po na tumubo ng mga mais at medyo maliliit pa, pero yung iba po ay namumunga na rin. Yan po, lumalabas na rin yung kanyang mga bunga. Punta tayo sa kabila. Tingnan po natin kung kumusta yung bunga dito sa kabilang side. So yan po mga ka-farmers, magkakatabi po sila pero yung bunga nila ay yan, kanilang puno at ang kanilang mga bunga ay okay din, malalaki din po at mahahaba ang kanyang mga bunga kahit dito po sa kabila. Yan. Yung iba medyo maliliit pa, pero karamihan na rin po sa mga bunga ng ating mga mais ay malalaki na at nagsisimula na rin lumaki ang kanyang mga laman, ang kanyang mga kernels. At kung titingnan po natin, yung unti-unti na rin pong gumugulang ang kanyang mga buhok. Ito po. Yan. So sana po ay napollinate po ng husto ang ating mga mais para naman po malaki-laki din ang mga bunga na ating makukuha. Yan po. Yan. Ang gaganda po, no? Napakaganda po ng bunga ng ating mga mais.
Medyo may kataasan na po mga damo dito. So ito po yung side na hindi masyado natutukan sa pag-spray. Pinabayaan na lang po namin kasi okay naman po yung pagtubo ng ating mga mais dito. Ayan. Ayan po. May mga background music po tayo. Galing po sa mga politician. Ayan po. Ang ganda po ng ating mga mais. At hindi na rin po magtatagal. Konting tiis na lang po ay sana ay makakuha na tayo ng magandang ani sa mga bunga ng ating maisan. At sana po ay makabawi na rin tayo sa ating mga naipundar dito. Medyo may kalakihan din po ang naipundar natin sa ating maisan. Kaya maasa po tayo na sana ay makabawi at kung pagpalain nawa ay makakuha din po tayo ng magandang ani at may sobra pa na pambayad po sa labor ng mga tao na nagtatrabaho po dito sa ating raisan. So ayan, lumakas na yung ulan. Kailangan ko nang bumalik. So hanggang dito lang po muna mga ka-farmers. Maraming salamat po sa inyong panonood. So see you again po sa susunod nating update sa ating tanong mais. Maraming salamat.